Magandang araw po sa ating lahat mga boss. Sa araw nito, ang ipapakita ko po sa inyong trabaho ay itong kitsi na ito. So nakita po ninyo ang kitsi nito, napakaganda po. At ang mga kabinet po dito ay mga laminated po ito. So pipinturahan po namin at ipapakita po namin sa inyo step by step kung paano po pinturahan ang mga laminated na kagaya po nitong mga kabinet na ito. Ang pinakauna po natin gagawin mga boss ay maglagay po muna tayo ng tape at dyaryo para po madipinsahan yung aluminum pati po yung mga flooring. Lahat na po lalagyan na po natin para po hindi madali kapag tayo po yung magpintura na. So ngayon mga boss, tapos na po natin lagyan ng dyaryo yung ating cabinet. So yan po, unahin natin yung sa taas. Ngayon, bago po natin simulan ang pagpipintura po natin, lilihain po muna natin, siyempre, para po magkakapit yung ating pintura. So ang gamit po natin na liha dito mga boss ay number 220. So lilihain po muna ito bago po natin hugasan uli para po mas makakapit ng gusto yung ating ipaprimer. Ang gagamitin po natin dapat na pang primer mga boss ay epoxy primer. So spiro po ngayon ang gamit ko. So ngayon oras na po para punasan po natin ng lacquer thinner yung ating trabaho para po makakapit ang gusto baka sakali po meron po mga langis dyan o kaya yung mga bawal po ng mga chemicals para po sa ating pintura. Sa pagpatong po ng epoxy primer, mas maganda po kung dalawa o hanggang tatlong patong po ang gagawin natin para mas matibay. Mas makapal po, mas matibay. So ngayon, oras na po para ipapakita ko po sa inyo kung ano pong pintura ang gamit ko. Ito po ay Glazer, International Red po. Product po siya ng E-Plus. Mabibili po ito mga boss sa pinakamalapit po na hardware sa inyo. Lalong-lalo na sa mga malalaking hardware, kagaya po ng mga Welcome Home Depot o kaya sa mga online po, meron po sila. So, pinapasubok po ito ng may-ari sa akin dahil gusto po niya ng bright red. So, magdadagdag po tayo ng lemon yellow para po magiging bright red po siya. Bago po natin i-spray yung ating kulay, kailangan po muna nating lihain yung ating epoxy primer para po matanggal yung gaspang o para po mas kuminis po siyang resulta. Ang resulta mga boss, hindi po nagustuhan ng may-ari yung kulay. So, ang gusto po ng may-ari na naman ay kulay silver. Dito nga po sa pintuan na ito, meron pong bumigay na laminated. So, lumubo po siya. So, ito po yung pintuan. Yung doon po na pinakita ko po. Ayan. At ito po yung kanyang diferensya. Ayan. So, ang gamit po natin, mga boss, ay ito po. Product po siya ng Pioneer. Contact band po ang tawag sa kanya. So, marami po itong pwedeng paggamitan. Actually, all purpose po ito. So, pwede po siya sa mga leather, rubber, canvas, wood laminated, kagaya po nito.
at plastic, cork, metal, tiles, vinyl, tapos heat resistant na rin po siya. So, napakadali pong gamitin po niya. Ang pioneer product na ito mga boss ay mabibili po sa pinakamalapit po na hardware sa inyo, lalong-lalo na po sa mga malalaking hardware, kagaya po ng Ace Hardware o kaya sa mga Wilcon Home Depot. Kung paano po siya gamitin mga boss, madali lang po, ganito lang. Dikitan nyo lang ang magkabilang side, paabutin po ng 30 minutes, lagyan po nyo yung kalang para hindi po magdikitan kagad, at idikit nyo pagkatapos po ng 30 minutes, napakatibay na po niya. So dahil sa metallic silver po ang kulay po natin ito, kailangan po natin ng undercoat. Pero bago po natin i-apply ang undercoat, kailangan po muna nating lihain ito. Dahil sa metallic silver po ang finish po natin, so kailangan po natin ng undercoat. So ang gamit ko po ngayon ay automotive blacker na glazer po. So magtimpla po tayo ng kulay gray. Kulay gray dahil mas mabilis po siyang takpan dahil nga metallic silver po yung ating pangkulay po dito. So ganito po mga boss. Kailangan po nating maglagay ng undercoat at dito po sa undercoat, hindi na po natin ito lilihain. Dahil kapag niliha po natin ito, tapos ipatong po natin yung ating metallic na silver, ang mangyari po, kahit anong gawing spray po ninyo sa inyong silver, babakat at babakat po yung daan po ng liha. So kailangan po may undercoat po para pag-spray po, kagaya po nito, dire-diretso na po yung ating trabaho. Alam ko po na hindi po lahat na pintor nakasubok na mag-spray ng metallic silver. So, para po sa hindi pa po nakasubok nito, mga boss, sundin niyo po itong proseso na ito na kailangan po ninyong maglagay po ng undercoat para po sa inyong silver. At siyempre, pag naglagay po kayo ng undercoat, huwag na ninyong galawin. Kailangan po ninyong salain lang bago po ninyo i-spray para po makinis na po siya dahil direkta na po nating ipapatong yung ating silver metallic. So kung paano po ito timplahin mga boss, kailangan na po nating i-mix ng husto, tapos lalagyan po natin ng lacquer flow hanggang 10% po. Tapos lacquer thinner hanggang 20% po. Ngayon, i-spray na po natin yung ating automotive blacker na metallic silver. Ayan, dalawang patong po ang gagawin po natin dito. At pagkatapos po nito, diretso na po top coat. At ang top coat po natin dito mga boss ay matte finish. Dalawang patong po ang top coat, saka po tayo magliha. Dahil kapag niliha po natin ang hindi pa tayo nakapag-top coat, babakat po kapag tayo po ay mag-top coat na. Naway nagustuhan po ninyo ang ating video ngayon at naway para po sa hindi pa po nakapag-subscribe, naway mag-subscribe na po kayo with notification bell po. Nang sa ganon, makita po ninyo lagi yung aking i-upload po dito sa ating channel. At syempre, huwag po ninyong kalimutang mag-like, mag-comment kung mayroon po kayong mga katanungan. At pakibisita na rin po sa aking FB page na Paint and Varnish Solution at pakifollow na rin po. Salamat po!